Basta lang. Kaya nakwento kasi sa amin ni Rita last interview na. Interview namin siya. Ayan na. May sinute nga raw kayo sa end na music video. Na, yun nga, walang kakemi-kemi si Rita talaga. Bahala na kung makita o hindi. So ano ang reaction mo at ano ba talaga yung nakita mo sa kanya nung sinunod niya yung music video na yun? Hindi ko makakalimutan yan. Nakita ko po talaga ang totoong pagsanhan po. So beautiful. Ito po. Ano yun? Yung shoot na yun, after napunan yung love scene nyo? Kasi nung pinapanood ko kanina, napakarabi rin yung passion doon sa love scene na yun. Hindi ka rin ba nadala doon? Opo, after na po nung love scene po na ginawa po namin. After po nun, doon po namin sunod. Kasi yung sunod po namin yung music video, sa huling part na po yun. Sa break ninyo. Last, parang huling, sa huling araw na rin po yun namin ang shooting namin yung tinig po. So parang wala ka namang naramdaman doon, Rita, doon sa love scene? Ha? Oo, may mga pababa, ganyan, napunta sa shorts at lahat. Bababa na siya, pero nakita po ni Tinayo. Kasi ayaw siyang bastusin dahil mahal siya. Ganon? Okay. Diba? Sige. Anong naramdaman ko? Okay. Sarap. Ano? Diyos ko, aarte pa ba ako? Kensyan yan, no? Kapo-kapo, aarte pa ba ako? Ba? Happy to serve! Happy to serve! Thank you, Araw! Dahil iba yung pelikula kasi sa TV, ang dami yung nagawang nakakalokang, kumbaga hindi pwede sa TV na nagawa, pwede sa pelikula. At Ken, alin yung mas nakakaloka sa isang mga pinagagawa ni Rita sa'yo? Alin ka rin parang nagugulat ka talaga? Lahat yun! Hindi, alam mo, etong si Rita, sabi nga ni Direk Louie, palaban talaga to. Walang inaayawan, kahit na anong ex. Doon ako nagugulat sa kanya. Na parang, oh, gagawin mo to. Sabi niya, oh, sige, ganyan, game. Ganun siya sa set. Ganun siya ka ka-dedicate sa trabaho niya. Hindi siya yung mahihiya na, hindi po pwede, pagpapaalam ko muna sa under ko, sa manager ko. Hindi, siya mismo ang didesign sa sarili niya, kaya ko to para sa ikagaganda ng pelikula. Kaya tingnan niyo naman po yung pelikula. Kung hindi ginawa ni Rita yung mga gustong ipagawa ni Direk, yung mga na-visualize nila, hindi rin magiging ganun yung magiging resulta eh, kasi meron siyang limitasyon. Pero kasi ito, nagugulat talaga ako sa kanya, kahit na tatlong taon na kaming magkasama, nagugulat pa rin ako sa mga ginagawa niya because lagi siyang game, iba siya. At as sabi nga ni Direk Louie, yun ang nagustuhan din niya kay Rita, na game siya sa kahit na ano mang ipagawa sa kanya. Kaya yun. Oh, sabi nga ni Rita, sa perfect example, nagsishoot kami ng music video si Rita. Gusto ko kasi sa shot hanggang dito lang. Dito. Hindi kaya yung lente, hindi ako makalapit. So, nakababad sa tubig. Sabi nga, Direk, wag po, walang problema, hinubad niya yung damit. Sabi, huwag na nga, nakita niyo ito ang pagsanhan falls. Sabi nga niya, nandirito, huwag na tayo maglokohan, Direk. Hubad. Oo. So, mga, totoo ba, mga more or less 30 minutes kang natulalay nung makita mo ang pagsanhan falls? After po nun, may aftershock pa nga. Ako'y tinaka-dinner. Direct Louie, hindi nakapag-dinner after. Rich, ito nga, ang ganda ng feedback, lalo na, well, nagdala naman talaga ng movie kayong love, yung tandem ninyong dalawa. Pero lalo na ikaw, Rita, talaga, sa totoo lang, napakagaling mo dito sa movie. Lalo ka bang ngayong kinakabahan? Kasi dami nang nung nilabas yung mga entries, may mga nagugula na, sino maglalaban sa best actress, sino maglalaban sa best actor. Pero pwede ka naman pala talagang lumakas. Wow! So, pwede ka naman namin napanood yung ibang entries. Pero mukhang hindi ka naman mahuhuli eh. Pwede ka naman talagang lumakas. Oh, pero walang eklay mo talaga. Pero lalo ka bang kinakabahan ngayon at ang feeling mo dun sa magagandang feedback, lalo na dun sa acting mo. Sa totoo lang, alam niyo po nung nalaman namin na pasok po yung pelikula namin sa MMFF, hindi na po kami nag-aangad ng kung ano pa. Kasi the fact na nakasama kami sa Magic 8 na tinatawag, sobrang grabe na yung blessing na yun. As in, yun nga po, kasi lagi sinasabi namin, it's been 2 years.
ba namin mapapanood yung pelikula. Tapos biglang, hala, pasok siya sa MMFF. Pero nasa akin naman po kung will yan ni Lord din talaga. If he thinks that my character is ready, you know, to receive an award like that, then thank you so much, Lord. Then kapag hindi naman po, wala naman din pong issue kasi po, napakagaling po, napakahusay po lahat ng mga aktor po na nakasama po sa MMFF. And sobrang special po nito talaga kasi. And I have to say, I just want to honor Ken, my partner, not just in screen, but also in life. I don't think I'd be able to portray something like that and I'd be able to act that way kung hindi siya yung kasama ko. Sabi ko nga, eto na nga, Diyos ko. Sabi ko, kaya pati susulat ko to sa card na lang eh. Pero sige na nga, dahil nagtanis ko yung Goenji. Hindi kasi, totoo po ito. Nagdasal talaga ako, sabi ko, kasi di ba po dati, magpapaalam na po ako dapat sa showbiz, tapos nagdasal po ko, Lord, kung sige, kung para dito po talaga ako sa showbiz, sige po, push po natin yan. Tapos nagdasal po ko na, Lord, bigyan niyo po ako ng tamang tao around me. And then, kanina po, iniisip ko, sabi ko, habang pinapanood ko po yung pelikula, paano kung hindi si Ken yun? Sabi ko, and I'm just really, really grateful kasi that I am experiencing this moment with him. Kasi kung hindi siya, kaya ko talagang sabihin kay Lord, Lord, kung hindi siya, wag na lang. Kasi, promise po, alam naman po ng lahat yun kung gaano po kahusay na actor si Ken Chan. Kaya hindi rin po ako makakapagbigay ng ganong trabaho kung hindi rin po mahusay yung ka-eksena ko po. So, yun, I just want to honor him and thank you for everything. Yes. Kasi binibigay naman talaga si Ken, umaalalay siya sa mga eksenang moment mo, umaalalay siya eh. So, may sagot ka ba dun, Ken, sa kanyang makapagbagdang daming na rin? No. Thank you, Joy. Salamat. Thank you. Kinilig siya, hindi mo siya makapagsalita. Sabi ko. Hindi. Sabi ko naman, lagi niya sinasabi sa akin na actually, pero sinasabi ko po sa kanya, hindi ako yung dahilan. It's you. Ganun siya kagaling na actress talaga. Every time, lagi kong pinapaalala sa kanya. Pero sinasabi ko lang sa kanya lagi, oh, basta huwag lalaki ulo mo ha. Pero sobrang galing mong artista. And sobrang blessed ako and thankful ako na hindi lang dito sa proyekto na to, kundi sa mga proyekto namin sa GMA7. Sabi ko lagi sa kanya na hindi ko kakayanin, hindi pa ako handa. Sabi ko, hindi pa ako siguro handa na makaparehas yung iba. Kasi nasanay na ako sa'yo, sa amoy mo, sa lahat. Ako ba? Alam mo, sa totoo lang, parang talagang nagkaroon ka ng totoong girlfriend kapag may love team ka. Kasi, alam mo yun na parang, alam mo yung pakiramdam na kapag may karelasyon ka, sanay ka na sa amoy niya, sanay ka na sa lahat. Ganun din pala kapag, nakikita naman eh, comfortable. Ganun din pala kapag love team, kapag ikaw yung pag nakaparehas mo na parang para ka makikipag-break or para ka makikipag ano yung ganun, parang feeling mo magiging ex mo siya, yung ganun pakiramdam kapag sinabing may makakaparehas ka na yung pag. And sabi ko nga, sa lahat ng mga ginawa kong proyekto, sobrang blessed ako dahil hindi lalabas din yung acting ko kung hindi siya yung kasama ko. And I always tell you that, Joy, kasi I'm very, very blessed and happy na ikaw yung nakakasama ko sa mga projects. Okay. Sinong peg mo dun sa mga, sa simula pa lang yung mga sexy dance mo? Meron ka bang peg na parang naisip mo, parang ano, Nicole Kidman sa Moulin Rouge? Sa totoo lang, wala po. In every role that I portray, hindi po ako nagpipeg. Kasi as much as possible, I make that as a real person. As in, if si Louisa siya, si Louisa siya. Wala siyang katulad dapat. And I'm really grateful po kasi sobrang bait po ni Direk Louie, very generous siya na makipag-collaborate po sa amin. So ako naman po nagtatanong kung paano ko din bubuuin si Louisa. Naalala ko noon, favorite part ko bago kami pupunta ng pagsanhan, nagsisend ako kay Direk Louie ng mga makeup. Pag nagsashow siya kasi ako yung gumagawa ng makeup. So, nagsisend ako, nagtatry kami ni Direk Louie, Direk, anong
try natin gantong kulay ng eyeshadow. Tapos sabi niya, mas dark pa. Tapos magbili ka ng maraming lashes na may mga glitters, ganyan. So, kahit po bago po kami magpunta ng pagsanhan, tinry na rin namin ni Direk Louie yun, kung paano siya talaga magiging Louisa. So, yun po. Diba, sa gitna ng dami mga protocols na kailangan sundin. Pero, direct nung ginawa mo yung naisip mo yung project na ito with Rita and Ken, sila ba talagang naisip mo na magpo-portray na malayong-malayo sa ginawa nilang mga soap, sa ginawa ng drama series? Kasi ibang-iba siya. Nung ginagawa ko yung concept nito, nagkukwentuhan kami sa pantry ng AOS. So doon nabuo yung idea na gagawin ko kayo ng pelikula. Sasabihin ko kay Harleen or kay Dennis na tong project na to. Tapos nagkukwentuhan lang din kami nila AC, yung mga writers ko, sa The Clash naman. Sabi ko, first time ni Rich yung mulat ng film, ng script sa film. First time niya. So sabi ko, Rich, halika, inaanak, sulat ka ng pelikula for me. So nag-team up na, ayan, hanggang natapos itong isang masaya, maganda at makabulang ang pelikula. Pero ano naman, no, Harleen, ano, or si Director yung pwedeng sumagot? Wala naman tong sponsorship ng SM, diba? Hindi ba pa sa sponsors ng SM ang Happy? Kasi Happy to sir! Wala. Oo, sa SM. Di ba every ilang minutes na kaan sila? Happy to sir! Happy to sir! Specifically, this is my decision po kasi again, I dedicate this movie to my mom. Since wala po siya dito, and this is my way of paying tribute to her. So, ito lang yon. And everywhere I go tonight, I'm with her.